Minsan talaga, darating talaga tayo sa point na mapapagod tayo. Pero dapat, dun sa point na yon, i-evaluate din natin kung pagod ba talaga yon na kailangan ng isuko o pagod lang na kailangan ipahinga. Hi mga sis at mga bro, welcome sa aking YouTube channel, and I think it's late night na naman, and hindi ko alam kung bakit ba lagi tayong late night nag-vlog. So anyway, so for today's video, magbibigay kami ng mga advice, love advices, may mga tanong kami na sasagutin. Magbibigay kami ng mga love advices daw, though kami talaga walang love life. Hindi, ano, sinama ko sa vlog na to yung dalawa sa pinakamagagaling na tao, love guru. Yung dalawa sa mga galing na naiwan. Sila yung ano, sanay na sanay. Sanay na sanay iwanan, ganun, lukuhin, paasahin, ganun. Parang totoo yan, sis. So yun nga, earlier, or kanina, English pa kasi. So kanina, nagpost ako sa Facebook page ko na kung meron kayong gustong tanong or meron kayong mga katanungan tungkol sa love na gusto nyong sagutin ko at ng mga kasama ko. Ito na siya ngayon. So maraming salamat po sa lahat ng nag-comment at nag-send through PM ng inyong mga katanungan. So yun, simulan na namin. So let's do this! Una ka, Mams. Nakabano kasi wala akong alam when it comes love. Ay, hindi talaga. Sabi ko, akala ko may bonus. Talaga ba yung nabulot mo? Teka lang po. Take two, sorry po. So the question is, beauty blog. I'm not sure kung makikita ninyo ha. That's gender matter. Oh, well, at least for me, English yun, girl. So for me, hindi eh. Kasi ako, ang basis ko, or yung perception ko, tama ba yung perception? Kasi mamaya mali yun eh. Ayaw mo na mabash ka. Ito hindi, kasi ang paniniwala ko kasi, kapag ka nagmahal ka lang. Without any reasons. Baka lang, Miss Giba to. I mean, diba, parang, kung nagmahal ka, tumibok yung utak mo, which is utak naman kasi talaga yung reason kung bakit tayo nai-in love. Hindi mo kailangan ng reason para tingnan yung gender ng tao. Medyo magluba ko. Yun, at least for me, hindi ko titingnan yung gender ng tao na mamahalin ko. Kung ma-in love ako sa babae, tapos babae din ako. What? Same lang din sa kanya. Same sex. So when it comes to love, age doesn't matter din sa age doesn't matter. Age doesn't matter. Age ba? Gender? Yung gender. Kasi marami ka namang makikita ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Na-enjoy naman nila yung buhay nila na may kapartner sila na ano man, lalaki man yung pinili nila, babae man yung pinili nila. Maraming nagiging successful yung family sa ganung buhay. And, hindi, parang kung ikaw, papangarapin mo na lang din, kung ganun din yung gusto mo, papangarapin mo na lang din na kaya naman pala nila, parang kaya naman pala nila na mabuhay ng may karelasyon na ganito, may karelasyon na ganyan. Parang feeling mo din sa sarili mo na darating ka din dun sa point na yun. So parang sa akin, dead man na lang kung maraming sasabihin yung tao. At least, you love the person. You love and age. You're happy. And age doesn't matter. I think hindi naman talaga dapat nagmamatter ang gender. Hindi dapat magmatter ang gender, pero hindi para i-impose natin sa ibang tao. Kasi kung sa tingin nila importante yung gender, sa pananaw nila yun, identity siguro nila yun. Pero at least for us, kaming tatlo, hindi dapat nagmamatter ang gender. Required bang magparaya ng taong hindi ka mahal kahit mahal na mahal mo talaga siya? Ang sakit naman. Sa akin, oo. Kasi wala lang. Dapat kasi pag love, dapat mutual talaga eh. Dapat hindi lang yung isa. I mean, hindi lang ikaw yung nagmamahal. Kasi mahirap sa isang relasyon na ikaw lang yung nagmamahal. Ang hirap dalahin nung relasyon na yun. Ang hirap patagalin kung ikaw lang yung nagmamahal. Kung ikaw lang yung gustong lumaban. Parang ganun. So, kung hindi ka naman talaga mahal nung mahal mo, huwag mo na ipilit. Maybe sa mga susunod, may makikita ka din na mahal ka. Tapos mahal mo din. So, yun. Mutual yun. Hindi ka mahihirapang i-maintain yung relationship. Parang hugot na hugot. Yes. Hindi ko sure kung required bang magparaya, pero siguro hindi mo dapat pilitin yung sarili mo sa taong
ayos. Hindi ka mahal, 'di ba? Walang masama na kung kunyari magkagusto ka sa isang tao. Pero kung hindi ka naman gusto ng isang tao, wala kang magagawa. The least that you can give to that person is yung pagmamahal o yung pagtingin na ibibigay mo dun sa tao na 'yon. Pero yung respeto, minsan ang love naman natututunan din talaga, 'di ba? Yes, eventually kapag eventually, tumatagal kayo na. Lalo na kung genuine naman yung nararamdaman mo. Diba? Magmahal ka lang ng magmahal, pero huwag kang mamili na mahalin ka pabalik. Don't be too possessive. Oh my God, English. Well, at least for me, oo. Diretsong oo. Like for example, ako nagmahal ako. Kasi ako, ang basis ko, kapag mahal mo yung tao at di ka naman mahal, matuto ko magparaya. Kung talagang mahal mo siya, tas genuine yung love mo, mas pipiliin mo makita siyang masaya kaysa ipupush mo yung sarili mo sa kanya na nakikita mo lang siyang nasasaktan sa'yo. Pero diba? Minsan masakit din yun yung nakikita mo siyang sa iba siya sumasaya. Yes, tapos, oo. Parang sa feeling mo na sumasaya sa iba, bakit sa akin? Parang at least, makikita mo siyang naging masaya, ikaw pa din yung naging reason. Oo, naging reason. Kung kasi binigyan mo siya ng ways para maging masaya sa iba. Oo, alam mo, ang perfect ng mga itong usapan pag late night, no? Kaya siguro late night tayo na. Dapat dito may Red Horse. Tsaka Red Horse. Buko naman po sa susunod na video. Red Horse, baka naman. Malay mo, sponsored vlog na ng Red Horse next time. Char. Kahit sa lambanag muna mag-start. Wow. Okay lang naman. Ayun, kumutigitin. Ay, sorry. Oh my God. What's akin na timing? Hanggang magkano ibibigay sa lalaki para mahalin ka din niya? Yes? Yes, ulo. Visit ka talaga ulo. Ano ba? Depende kung ano. Pag mga original, dapat mga... hindi, ako for me, sa tingin ko lang ha, hindi naman kasi dapat na sinusukat natin yung pagmamahal natin sa isang tao. Depende sa kung magkano yung kaya natin ibigay. Sa bagay. Diba? Kasi may kanya-kanya tayong opinion about it. May iba na ayaw magbigay, may iba na gustong magbigay. Yes. Ako, on my part, kung mahal ko naman yung isang tao, gusto ko siyang maging masaya. I think hindi, walang sukatan kung hanggang magkano yung dapat mong ibigay para mahalin ka ng isang tao. Dahil ang pagmamahal ay hindi natutumbasan na kahit anong halaga. Oh. And I thank you. Charing. Magkano ba binigay ko sa'yo? Wala ka pag-era nun siya. Actually, sa ibang ako nang hihingi nun, di ba? Oh my God, ang hirap naman ito. Hanggang magkano? Feeling ko lang, ganun din. Feeling ko wala talagang exact amount. I mean, kasi kung mahal ka naman ng tao, kahit bigyan mo ngayon na 5 piso, 10 piso, or anything basta galing sa taong mahal niya, kaya ikakasasaya niya na. Meron nga dyan iba, nagpe-pretend lang ng mahal. Hihingian ka rin ng mahal kasi nga mahal ka. Mahal-mahal, no? May problema ba tayo? Kung mahal ka ng isang tao, kahit bigyan mo siya ng maliit na amount or maliit na regalo, kung talagang mahal ka ng tao, magiging masaya siya. Pero hindi natin ginajudge yung mga iba, yes. Disclaimer ba to? O dinidepend kayo sarili? Hanggang magkano ang ibibigay sa lalaki para mahalin ka din? Takasan mo na, ikaw naman pinakamalaking sa. Same din ako sa mga sagot nila na dapat naman talaga walang hangganan. Sa akin din, hindi rin dapat pagbasehan yung mga bagay na binibigay. Kasi iba't ibang tao, iba't ibang way din yung iba't ibang way din nila pinapakita yung love nila para sa isang tao. Yeah. May mga ibang tao na appreciate na yung presence, yung time na binibigay, yung effort. Kasi parang ako, ganun ko siya na-appreciate kahit wala akong natatanggap. Okay na ako doon. Ngayon, kung ikakasaya nga, sabi nga niya na kung ikakasaya niya naman yun, bakit naman hindi? Eh, kasi nga mahal mo naman yung tao at gusto mo siyang maging masaya kasi nagiging masaya ka pag masaya din siya. Mm-hmm. So mas masaya ka din. So why not give? Yan, tandaan mo yan. Ayup, char. Tama bang magmahal kung yung taong minamahal mo sinasaktan ka na ng paulit-ulit? First and foremost, mahalin mo muna yung sarili mo bago ka matutong magmahal ng iba. Pwede kang magbigay eh. Once, twice, thrice. One is enough. Twice is dangerous. Three is poisonous. Fourth is deadly. So, fifth is... dead soon. Kung halimbawa naman na, pagbigyan mo ng chance. Kasi may mga tao naman na, baka pagbinigyan mo siya once ng chance, magbago. Kasi may mga ganong tao. Pero kung sa tingin mo naman, halos wala na talagang chance na pagbabago, then give up. Kasi dapat, bago ka pumasok sa relasyon, alam mo muna na mahal mo yung sarili mo. Alam mo muna kung paano mo mahalin ang sarili mo before ka magmahal ng iba. Kung paulit-ulit na ko lang sinasaktan, then give up. Yun lang yun. Hindi na para panghawakan mo yung relasyon, lalo naman na kung puro pasakit na lang yung ibinibigay sa inyong tao. Ayun. Sino ba yan? Shout out po kay Kevin. Kemedu, sabi ko. Shout out po kay... Hey. Hey, you there. Yung salita kasing tama, nakadepende din siya sa sa'yo kung tama pa ba. May iba kasing tama pa sa akin, pero mali na sa iba. Sa akin,
tama kung mahal mo yung tao. Kasi, i-expect mo na pagpapasok ka sa relasyon, kakambal ng saya yung sakit. So, ganun talaga, kailangan mong tanggapin yun para lang makuha yung saya. Kasi nga, doon ka sa taong isasaya eh. Kahit na sinasaktan ka niya, at least nararamdaman mo naman sa sarili mo na masaya ako eh, masaya ako dito eh. Kahit na nasasaktan ako, masasaktan ako ngayon. Pero bukas, malay mo, masaya na ako. Pero, bigyan din natin ng limit yung sarili natin na hanggang kailan lang natin kayang i-absorb yung sakit. Kasi mamaya, ma-immune na yung sarili natin. Pati ibang sakit, hindi na natin nararamdaman. Good to know. Shut up. Hindi, ako siguro, kung may maya-add lang ako, siguro ano, hindi tayo entitled para manakit ng ibang tao. Yun, di ba? I mean, kung alam mong mahal ka nung tao, pahalagahan mo yon. Huwag mong i-take advantage. I mean, walang masamang mag-take advantage, pero you make sure na hindi mo tinitake advantage tapos to that person's disadvantage. Ako, ginano niya ako. Ano pa ako? Ay, sorry. I think dito din papasok yung self-love. Yung pag-appreciate mo ng self-worth. Kasi kung kilala mo ang sarili mo at alam mo kung ano yung worth mo bilang isang tao, hindi mo hahayaang saktan ka ng taong mahal mo. Kahit mahal mo pa yun, nang paulit-ulit. Kapag pagod ka na ba, dapat nang mag-let go? Ayun, lalim ah. Di ba may quotation nga na, kapag pagod ka na, huwag kang sumuko, magpahinga ka lang. Tama. So, based from my past experiences, ayan na. Nagpahinga naman ako. Ayun, pinahinga ko siya. Naglaan din ako sa sarili ko ng mga ilang araw. Ini-internalize ko din yung mga nangyari. Tapos iniisip ko na, dapat ko na bang isuko? Huwag mo munang isipin na pagod ka na. Kasi isipin mo rin yung mga in-invest mo dun sa love. Nag-invest ka ng love. Ng care, ng effort, ng time, ng kung ano pang in-invest. Tapos sa isang iglap, nakaramdam ka lang ng pag. Kasi minsan talaga, darating talaga tayo sa point na mapapagod tayo. Pero dapat, dun sa point na yon, i-evaluate din natin kung pagod ba talaga yon na kailangan ng isuko o pagod lang na kailangan ipahinga at ipaglalaban ulit pagtapos magpahinga. Pasok! Panalo yun. Paano pa natin susunod yun? Pag-dito kung meron lang akong idadagdag, dapat hindi natin gamiting rason yung pagod para mag-let go. No. Diba? Ako naniniwala kasi ako na dalawa lang naman ang valid na reason kung bakit ka nagle-let go ng isang tao. Una, you lost the love. And number two, you find new one. Charot! Totoo yun, diba? You lost the love to that person or you find another one. Yun naman yun talaga. Pero yung sasabihin mong napagod ka, pag pumasok ka naman sa isang relationship, more than na yung relationship itself na masaya ka lang, it's also a responsibility and a commitment. Kasi, kung iisipin mo naman, diba, nananahimik yung tao, tapos ginawa mo. Mm. Tapos, nung napagod ka, iiwan mo, ginulo mo yung tao. Ikaw na tayo, gigigil ako. Ako din, feeling ko hindi. Yun nga, yung katulad ng sinabi niya, na nung nanahimik yung tao, ginawa mo. So, dapat dalawa kayo. Kapag ka, ayaw niya na, kung ayaw mo na, kailangan, pati siya ayaw na. Mutual decision. Diba? Kasi, hindi ka naman pumasok sa relasyon na on the spot na, oh, jowa na kita. No need for digaw-digaw, basta jowa kita. Okay lang pagka ganun, tapos napagod ka na, i-let go mo na siya. Kasi wala kang masasaktan. Mahal ko o mahal ako? Mahal mo ba talaga yung isang tao kung hindi mo siya kayang ipakilala sa pamilya mo? Bigyan niyo naman po ako ng tips kung paano. Graduate tayo ha. How many chances you can give to the person that once left you, that once fooled you, that once hurt you?